Hello po, magandang umaga uli sa inyong lahat. Nandito na naman ang inyong kakuinstruct na si Benny, nagbabalik, at syempre ang BS Hernandez 19 TV po. Kamusta kayong lahat? Sana nasa maayos tayong kalagayan palagi sa mga oras na ito. Syempre, maganda palagi ang kalusugan, ang pakiramdam. Mag-iingat lang tayo kung saan man tayo pupunta at kung ano man ang gagawin natin sa mga oras na ito. May content pala ulit tayo about 1 piso BSP magnetic na may year na 2014. Daan muna tayo saglit sa Endatomista para makita nga natin kung anong record nitong coins na tatalakayin natin na year 2014. Endatomista 1 piso magnetic BSP. Maraming salamat muli sa Endatomista sa pagbibigay niyo palagi sa amin ng impormasyon tungkol sa mga coins na inahan po namin. Maraming salamat, Endatomista. Ito nga po ang features ng 1 piso natin. Reverse, reverse, age, mint, comment. Mayroon pong reverse, die 1, die 2, die 3. Yeah, diretso na po tayo sa coins na tatalakayin natin ng year 2014. Ayan nga po. Bale sa year 2014 na BSP 1 piso, magnetic, meron tayong tatlong record dito sa Endatomista. Ang unang may record nga po ay ang reverse 2 na may frequency na 17%, may price sa Pine 5.18 pesos, sa Very Pine 7.78 pesos, sa Extreme Pine 12 pesos, sa Almost Uncirculated 33 pesos, at Uncirculated 51 pesos. Ang ikalawang variant naman po na may record rin dito sa Endatomista ay ang reverse 3 na may frequency record na 5%. Meron po siyang price sa Very Pine 5.76 pesos, sa Extremely Pine 11 pesos, sa Almost Uncirculated 36 pesos. Wala po siyang price sa Uncirculated. At ang ikatlo namang nating variant sa 2014 pa rin na 1 peso BST, meron pong reverse 3 frosted die. Ito nga po yung isa sa tatalakayin natin ngayon. Merong frequency record dito na 1.1%. At wala rin siyang price record sa Endatomista. Saka isa pa pala sa tatalakayin natin ngayon, wala rin dito sa record pa ni Endatomista na coins. Tara po, balik tayo doon sa coins na tatalakayin natin. Ito nga po ang una nating coins. Sa obverse, makikita natin ang portrait ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ang World na Republika ng Pilipinas, 1 piso, sa gawing ibaba naman ang year na 2014. Sa reverse ng coins, makikita ang selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito nga po yung cogwheel, may dalawang araw sa itaas at sa ibaba. At ang year na 1993 na na-establish ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Itong unang coins natin, ito po ang reverse 2. Die 2 po ito. Ito po ang katangian ng die 2. Yung cogwheel niya, hindi gaanong kalakihan pa. Nakaangat ng konti pero manipis. Yan po ang katangian ng ating reverse 2. Sa Endatomista, may frequency record ito na 17%. Medyo mataas-taas siya kaya common itong reverse 2 natin. Sa member ng Endatomista, maraming may hawak po nito. Pero may price siya sa Pine na 5.18 pesos, sa Very Pine merong 7.78 pesos, sa Extremely Pine merong 12 pesos, sa Almost Uncirculated 33 pesos, at sa Uncirculated 51 pesos. Ito po ang ating reverse 2. Common po ito, itong reverse 2 na 2014. Ang ikalawa nga po nating coins, 1 piso pa rin na BSP year 2014. Ang composition pala nitong BSP natin na 1 peso, nickel plated steel. Magnetic po siya, namamagnet itong BSP natin na 1 piso. Sa reverse ng coins, same lang po dun sa una nating coins. Sa reverse, dun po sila nagkaiba. Itong hawak nating pangalawang coins ay reverse 3. Paano po siya malalaman na reverse 3? Ang katangian po ng reverse 3 natin, medyo angat na ng konti ng ngipin niya. Ayan, malalaki na po yung cogwheel.
Sa Enda to Mesa, may frequency record ito na 5%. Mas mababa siya kaysa dun sa Reverse 2. May price siya sa Verifine na 5.76 pesos, sa Verifine 11 pesos, sa Almost Uncirculated 36 pesos. Wala naman po siyang price sa Uncirculated. Yan po ang pagkakaiba ng Reverse 2 sa Reverse 3. Itong nasa kaliwa po natin, ang Reverse 2, yeah, medyo maliit po ng konti yung cogwheel niya. Itong nasa kanan naman natin, ang Reverse 3, mas mataas na ng konti yung ngipin niya. Dikit na po doon sa inner circle natin. Saka may kanto na yung cogwheel ng Reverse 3. Compare dito sa Reverse 2, hindi pa po siya ganong kalaki yan. Ang ikatlong coins naman po natin, year 2014 pa rin na BSP 1 peso. Ito naman po ay ang Reverse 3 Frosted. Yeah, frosted die po siya. Sa Enda Tumista, may frequency record dito na 1.1%. Mas mababa po siya kaysa doon sa dalawang naunang coins. Wala siyang price record rin. Ang katangian po ng ating frosted die na Reverse 3, kung napapansin nyo nga po, yung nag-aayos yan, nag-ikinang na po yan na frosted sa reverse ng coin at sa reverse ng coin. Ito po ang katangian ng frosted die. Yan po, yan nagka-cartwheel effect na yan. Ang katangian ng frosted die. Sa mga datian na pong naghahant, alam na po itong mga frosted die. Sa mga baguhan pa po, sa mga nahihilig pa lang na naghahant ng mga coins, ito po ang katangian ng ating frosted die. Kabilaan siya. Saka yung cogwheel niya po, mas malalaki na, bold na yung cogwheel at yung word na Bangko Sentral ng Pilipinas. Bold nga po. Compared dun sa dietary natin na common. Ito po ang dietary natin na common. Itong nasa gawing kaliwa. Yan, pansin naman po yung pagkakaiba ng cogwheel nila. Mas malapad na po itong nasa gawing kanan natin na frosted. Yan. Frosted die. May record na 1.1% sa Enda Tumista. Isa po ito sa mga collectibles natin na kinokolekta. Itong 2014 na frosted die. Ang ikaapat naman natin na coins. Sa obverse, common lang po siya, glossy lang. Wala po pala itong record sa Enda Tumista. Itong ikaapang na coins na nahunt natin. Yan nga po sa obverse, common lang siya. Pag titignan na naman natin sa reverse ng coins, iyan po ang katangian ng mint pros. Kumbaga, yung reverse lang ang pros dito sa coins. Reverse pros. Itong ikaapat na coins na nahat natin. Yeah, ito po ang yeah, yung cartwheel effect na napapansin nyo. Same niya po yung sa reverse ng frosted die natin. Yeah, magkapareho po sila. Pati yung cogwheel saka yung Bangko Sentral ng Pilipinas, same sila, parehong bold. Sa obverse, glossy. Pagdating sa reverse ng coins, yun, main pros. Prosted die. Ay, sorry po. Reverse pros. Itong nasa kaliwa natin, reverse pros.
Ito po ang common natin na dietary. Yan, pareho po silang glossy sa reverse. Pag sa reverse, yun, doon ang pagkakaiba nila. Reverse pros, itong nasa kanan natin, bold letter siya, pati yung cogwheel. Itong nasa kaliwa, common na dietary, glossy lang po siya. Bale, ito pong dalawa ang kinokolekt natin. Itong frosted die, yung kabilaan nga po, yung pros niya. At itong mint pros. Yun. Reverse pros. Itong dalawa po, pareho silang common. Itong nauna natin, dalawang coins. So, paano makaka-construct? Sana may na-share na naman akong impormasyon tungkol dito sa coins na hinahunt natin. Muli, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa muling video vlog po natin. Mag-iingat na lang po tayo palagi, mga construct ha. Huwag nyo rin pong kalimutan mag-like, share, subscribe. At kung bago rin lang kayo dito sa channel ko, click nyo na po yung notification bell para update kayo sa mga susunod ko pang video. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Paalam. Ingat-ingat na lang po tayo. God bless.